Welcome back mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Muling nabuksan ang kontrobersya na kinakasangkutan ni Senador Raffy Tukmul at ang Philippine Charity Sweepstakes Office or ng PCSO. Ayon sa mga ulat na lumalabas kamakailan, sa nasabing ulat lumalabas na mayroon umanong hindi tamang paggamit ng pondo ng ahensya na dapat sanay sa mga nangangailangan. Ang mas nakakabigla ayon sa mga bagong impormasyon ay ang pagkakasangkot ni Senadora Riza Hontivirus sa isyong ito. Si Hontivirus na kilala bilang isang masigasig na tagapagtaguyod ng mga karapatang pantao ay pinangalanan bilang isa sa mga kasabwat sa di umano'y katiwalian sa PCSO. Ayon sa mga ulat, may mga ebidensyang nagpapakita na nagkaroon ng mga transaksyon hindi naaayon sa batas na kinakasangkutan ng dalawang senador. Isang tagaloob sa PCSO ang naglabas ng dokumento at mga recording ng mga usapan na nagsasangkot kina Tukmul at Hontivirus sa mga hindi tamang alokasyon ng pondo. Dagdag pa rito, lumalabas na may mga proyekto na hindi natuloy o hindi naman kinakailangan, subalit pinunduhan ng malaking halaga mula sa kabandang bayan. Ang mga pondo sana'y para sa mga serbisyong pangkalusugan at tulong pinansyal para sa mga mahihirap sa gitna ng mga ligasyon. Maring itinanggi ni Tukmul at Hontivirus sa kanilang pagkakasangkot sa anumang uri ng katiwalian. Ayon kay Tukmul, isa itong malisyosong kampanya laban sa kanya na may layuning sirain ang kanyang pangalan at reputasyon bilang isang senador. Sinabi naman ni Hontivirus na siya ay handang makipagtulungan sa anumang investigasyon upang linisin ang kanyang pangalan. Inatasan ng Senado ang isang komite upang magsagawa ng masusing investigasyon sa mga ligasyon. Nanawagan din ang iba't ibang grupo at ang mga mamayan na agarang imbestigahan ang isyu upang malaman ang katotohanan at mabigyan ng hustisya ang sino man nagkasala. Samantala, ang mga opisyal ng PCSO ay nagpahayag ng kanilang kahandaan na makipagtulungan sa anumang imbestigasyon upang matiyak na ang kanilang ahensya ay nanatiling tapat at bukas sa publiko. Ang isyong ito ay patuloy na sinusubaybayan ng publiko at mga mamamahayag. Titingnan din ng marami kung paano ito makakapekto sa susunod na halalan at sa pangkahalahatang pananaw ng publiko sa kanilang mga halal na opisyal. Para sa karagdagang balita at impormasyon, manatiling makatutok sa aming mga susunod na ulat. Para sa anumang impormasyon o reaksyon mula sa publiko, maaaring magpadala ng mensahe sa aming comment section. At para sa buong impormasyon lamang ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang labat para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Parang may budget na. Grabe oh, may pa-billboard na. Sabi niya dito, atin to. Suportahan ang mga mangingisda sa West Philippine Sea. Senator Riza Hontivero. Ito pa sa ilalim oh. Ah, ang laki-laki ng mukha. Ano yan? Paghahanda na ba yan? Yan na ba yon? Gagamitin nyo na naman ang mangingisda. Gagamitin nyo na naman yung mga nasa laylayan at ibang tao para ano? Para sa ambisyon nyo, di ba? Ang tagal-tagal pa ng 2028. My God, Riza, ang mahal-mahal magpa-billboard, ha? May budget, ha? Sabagay, no? May mga extraordinary expenses kayo, eh, no? Ikaw, grabe, halos 100 million din ang budget mo one year as senador. Ang laki nun ha, pero walang detalyadong impormasyon saan nyo yun ginagamit at ano ang programa nyo. Ano yan, no? Bakit kinakalat mo yung mukha mo? Diba? Diba? Sa Metro Manila. Para ipaprogram na naman, no? Sa mga utak ng mga Pilipino na may nagawa ka. Na para ano, na ikaw ang may concern. Ikaw lang ang totoo. Yes! Ayan na naman kayo sa pabidabidan nyo. Lumang tugtugi na yan, Riza Hontiveros. Hindi nyo maaalis sa tao na dilawan ka. Hindi nyo maaalis sa tao yung ginawa mo sa PhilHealth. Ha? Hindi maaalis ng mga billboard na yan gaano kayo kapalpak dilawan. Nakakaawa kayo, no? Kasi you need to do this, di ba? Para lang maalala ng mga tao, di ba? Para lang mapansin kayo ng mga tao.
Ba't di na lang ang gawin nyo ay yung mag-serve sa Pilipino ng maayos, ng totoo? Ba't di na lang dun kayo mag-focus? Di ba, huwag na kayong pa-billboard pa? Kasi useless to. Hindi na to ano, hindi na to epektibo. Mas maganda ipakita nyo sa tao yung mga servisyo nyo, di ba, yung pagtulong nyo, yung totoong, di ba, concern nyo sa mga tao. Hindi yung ganito. Kung hindi kayo magpapabillboard, magbabatikos kayo at kung ano-ano mga pinagsasasabi nyo. Alam nyo, luma na talaga yung strategy nyo. Sino ba yung campaign manager nyo dyan? Di ba, pakiayos ng strategy nyo kasi sukang-suka na ang mga tao sa mga pinaggagawa nyo. Halatang halata eh, no? Di ba, kasi kung talagang totoo itong, di ba, itong mensahe mo dyan, dapat mas malaki ang mensahe kesa mukha mo. Tingnan mo, ang laki-laki ng mukha mo. Tapos yung mensahe, ang liit-liit. Ano yan? Ano to? Di ba? Kampanya na tayo. Alright! Ikaw naman, Ontiveros, magpunta tayo sa inyo. Ganun din, ha? Bukas yung linya ng aming telepono so that you can explain. B-O-S-S-I-N-G. Alright? Kung kayo mong tawagin kitang bossing, madam, Senator B-O-S-S-I-N-G, you can call our landline. But please, can you please tell me and tell my listeners, ito mga nakikinig mo sa atin, ha, nanonood sa Facebook, madam, ang galing-galing mo magsalita, ha, isole yung 60 million, ha, isole. Now, let me ask you this. Ano na ho nangyari doon sa pinapasole naman sa iyo ng Commission on Audit noong 2017, ay noong 2015, noong ikaw ay Board of Director ng PhilHealth? Umabot sa 1,760,000 na mga bonus at allowance ang pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo dyan sa PhilHealth bilang mga opisyal. Ipaliwanag mo nga, ha? May approval ba ng palasyo yon? Nabigyan nyo ng mga bonus yung mga pagmumukha ninyo? 1,760,000 noong 2015, noong ikaw ay board of director, yan inaprubahan mo, isa ka sa mga nag-aproba. Pinapasole na sa inyo ng COA. Hindi ninyo sinusole. Oh. Tapos ang lakas-lakas ng loob ko sabihin, isole nyo yung 60 million. Oh my goodness, can you please return the 60 million? Secretary, Ben, Tulfo, can you... Ikaw tanungin ko, nasaan na yung 1.7 billion? At least naman siguro kung titignan natin, ha, kung sino ang mas masama, ha, yung 60 million na yan, pondo ng gobyerno yan, ha, sabihin na natin, galing sa mga buwis yan, sa mga excise tax, sa mga kung saan-saan tax. Yung sa'yo na 1.76 billion, kontribusyon yon ng mga miyembro ng PhilHealth, ugo. Ha? Pandagdag yung panggamot yun. Kaya pala pag yung buntis magpa-check up, hindi tinatanggap ng ospital. Kasi wala sa PhilHealth noon. Bago lang yun eh. Nung maupo na si Duterte, pwede na yung buntis gamitin yung kanyang PhilHealth para makapagpa-check up. Nung panahon ni Pinoy, bawal. Paano bawal? E paano? Kagaya niya kontribusyon. Oh. Ginamit din yung pang bonus sa mga sarili nyo, mga hinayupak kayo. Bibigyan nyo ng alalaki na ng sweldo nyo, bibigyan nyo sarili nyo ng mga bonus allowance. Sige, 1 million yung mga gago, mga board members. Samantalang mga nagkakandakuba ng mga Miko, mga Maiko, mga Tomas, mga anak nila. Eh, pagpa-check up, Diyos ko po, hindi mapa-check up dahil, eh wala eh, walang benepisyong makita sa PhilHealth. Sige nga, Senador Ontiveros, sagutin mo nga, ma'am. Bakit mananahimik ka? Magaling ka lang magpuna-puna ng mga isoli nyo yung pondo 60 million. Ikaw ang tanungin ko, nasaan na yung 1,760,000,000 na pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo bilang opisyal ng PhilHealth noong 2015? Nasaan na? Ipinapasoli na sa inyo ng COA, subalit hindi pa ninyo sinusoli. Bakit ma'am, quits na lang ba? Dahil senador ka na. Ayun, hindi naman po pwede. Kasama rin ako nag-contribute, miyembro po ako ng PhilHealth, nagbigay din ako doon. Itong katabi ko si Engineer Mariscote, sa harapan ko si Engineer Tom Anakta, nag-contribute din dyan. Pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo yung mga contribute namin. Ngayon, hinihingi namin, ibalik nyo. Ibalik nyo! Ay, kontribusyon namin yung pera namin yun, madam! Oh, hindi yun ordinaryong pinagkukuha sa mga excise tax, mga VAT, mga kung ano-ano. Sa kontribusyon namin, sa sweldo namin na kinakaltas buwan-buwan ng employer, o mga personal contribution namin, pati yung yayaho namin, ha? Yung katulog sa bahay, nagko-contribute, binabawasan nyo yung sweldo niya para makapagbayad lang sa PhilHealth ng 100 pesos a month. Kukunin nyo pa yon? Mahiya ka talaga mo! Ang kapal naman ng mukha ninyo. O ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang dapat mas mauna magsulit? Yung 1.1 billion 760
million o yung 60 million? Ay, yung 60 million talaga namang may papeles, may dokumento. Yung 1 billion, madam, 1.7, may dokumento ba? May papakita niyo ba kung saan pumunta? Magkano ang tinanggap mo? Pwede po ba, Senator Ontiveros, ipakita mo kung magkano ang kinita mo? Eh, Diyos ko po naman, diyan kayo magaling. Pumuna kayo ng pumuna, mga demonyo kayo. Pero yung sarili ninyo, hindi ninyo tignan sa salamin. Manalamin muna kayo kung may uling ang mukha nyo. Hindi yung tira kayo ng tira. Nagmamagaling kayo, nagmamalinis kayo. Akala nyo santo kayo. Mga santong kabayo kayo, mga hinayupa kayo. Ito naman, Trillanes, ha? Tumigil ka na nga para kang mabuti pa nga yung mga kaibigan ko, mga miyembro ng LGBT community. May mga isang salita, totoo yung sinasabi. Ikaw, hindi ko alam po anong community kang miyembro kang hinayupa ka. Hindi ka na. Hindi tatanggapin sa LGBT community ang gago na yan. Siguro sa demonyo community, tatanggapin ka at sinungaling. Hindi ba, ilang beses sinabi ng Pangulo na sinungaling yung lalaki niya? Sinabi ko rin na nakinabang ako 150,000 a month dyan sa DOT. Unol! Tinanong mo ako kung magkano ang sinisweldo ko. Di sinabi ko 150. Ngayon sasabihin mo sa interview kanina sa isang istasyon na Dilawan. 150 inamin ni Erwin Tulpo na 150 ang nakinabang siya monthly. Unol! Hindi ta ngayon, unol. Sus Mariusip. O ngayon, oy Ontiveros, oy Trillanes, antayin ko ang tawag nyo, mas hanggang matapos tayo, alas 12. Nakabukas ang linya ng ano yung telepono. Ano yung mga telepono, Salome? Ito ang pwede niyong tawagan, no? Kahit kung hindi kayong abogado nyo nila, kung natatakot kayo, Trillanes, kung naiihi ka ngayon sa panty mo, ay panty brief. O ikaw, Ontiveros, kung naiipot ka ngayon sa tibak mo, ito, pwede mong tawagan, 924-2620. 920-0437 at 929-0441, ha? Sagutin, kung talagang matapang kayo, ngayon, kayo naman pumunta sa teritoryo ko. Pumunta ako sa teritoryo nyo kahapon, bit-bit ko yung yag balls ko. Ngayon, Trillanes, kung talagang may yag balls ka, patunayan mo na lalaki ka at hindi ka binabae, eh, ikaw naman at tumawag sa amin. Kung wala kang bayat, bayarumin kita. Oo, bayarumin kita. Oras, alas 10:21 na umaga, bayan. Diyan lamang ho kayo, ha? Ang tabayanan po natin, ang tawag po ni Senador Trillanes at Risa Ontiveros, ako naman ang magpo-cross-examine sa inyo. Kahapon ang gagaling nyo magsasalita, akala nyo. Pasalamat kayo, nandun si Senator Gordon, eh. Hindi pa ako tumos, eh. Pinipigil na ako, Senador Gordon, eh. Eh, sasabihin ko sana, eh. Salita ka ng salita, gawa ka ng gawa ng kwento, nasanay ka kasi walang pumapalag sa'yo. Nasanay itong buwang na ito, eh. Nung pinagalit-pagalitan, minuramura niyo si General Angelo Reyes dati. Naalala mo, kaya nagpakamatay yung mama. Ganun-ganun na lang, walang respeto. At yung kayo mga iba pang mga pumupunta dyan sa Senado. O, di kagahapon, hindi nakaporma ito. Kaya pinangunahan ko na. Yung sa opening statement ko na, sabi ko, inaantay ko yung tanong mo. Dahil marami akong bala, ungas. Baka mapahiya ka. Kung may bala ka, may bala din ako. O. Ngayon, ikaw, Ontiveros, ha? Yung, ang mga tanong mo, late ka kasi. Purong lagi kang late. Yan dapat itawag sa'yo, the late, Risa Ontiveros. Lagi kang late. Daldal ka ng daldal. Sinabi na nga ni Senador Gordon na hindi ako kasama. Pinipilit, the Tulfo brothers will have to return it. Anong i-return nga? Bakit ako magre-return? Hindi nga ako kasama doon. Ikaw kaya muna, i-return mo muna yung 1. Yung kinita mo sa 1,760,000 na bonus ninyo sa PhilHealth. Ikaw kaya magsuli noon. Anak ng kagang ka. Wala na kayong pinagkatandaan. Akala ko dati pag senador eh, pag naboto sa senado ay matatalino. May mga bobo rin pala. At ito po yung dalawang pinakabobo. Eh marami naman silang mga Dilawan, di ba? Doon mo makikita na stand out ito sa ibang mga Dilawan. Grabe ito, mga lords. Documents released by the Department of Budget and Management on Monday, particularly the budget of expenditures and sources of financing for fiscal year 2025, showed that the Office of the President got a $2.3 billion intelligence funds and $2.2 billion confidential expenses. Ah, grabe, ang laki. Grabe, di ba? Yung kay VP Inday Sara, kakarampot lang yun eh. 125 million. Pinag-iinitan nyo kung ano-anong mga ini-issue nyo. Eh, alam naman natin si VP Inday Sara, aside sa DepEd Secretary siya, NTF LCAC pa talaga yung isa sa mga minamanage niya. Di ba? So, understandable and acceptable ang confidential funds na tinatawag, di ba, kay VP Inday Sara. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito?
ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot sa aming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng wansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito, ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang video ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.